Moble ang naitalang multiple registrants ng COMELEC para sa 2025 national at local elections. Tiniyak naman ng komisyon ang pagkaso sa mga botanteng sinadyang doblehin ang kanilang rehistro. Si Luis Arispe sa sentro ng balita live. Aljo, patuloy ang paglilinis ng Commission on Elections sa listahan ng mga botante para sa 2025 national at local elections. Katunayan, posibleng umabot sa 1 million na mga bagong voter registrants ang hindi maibilang ng COMELEC. Kung noong mga nagdaang eleksyon, aabot lang sa 400 hanggang 500,000 ang mga nahuhuli ng COMELEC na double o multiple registrants ng mga botante, ngayon, para sa 2025 national at local elections, umabot sa 1 million ang bilang ng COMELEC na dumoble ang rehistro. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dahil dito, posibleng hindi bilangin ang kanilang bagong registration. Actually, yung 500,000, yan ay July to September. Pero ang pinalabas ko ay tatlo. Meron tayong from February 12 to April, which is more or less 300,000. Tapos April 16 to July 14, mga more or less para mga kulang-kulang 200,000. So, ibig sabihin yun ang mga kinakailangan tanggalin lahat kapagkat sila ay double or multiple registrants. Aalamin naman ng komisyon ang dahilan bakit dumoble o dumami ang rehistro ng mga ito. Pero sabi ng COMELEC, kung mapatunayan talagang sinadya o intensyon ng botante na doblehin ang kanilang rehistro, sila ay posible pang makasuhan. Kung pinapatunayan na 2 beses nagparehistro, ikaw ay pwedeng kasuhan ng election offense, 1 to 6 years in prison. Yung ginawa na po natin yan ng 2022 elections, madami pong kinasuhan ang aming law department. Aljo, sakali naman na hindi bilangin ang bagong registration ng 1 milyong double registrants, ang kikilalanin ng COMELEC ay yung kanilang unang rehistro at maaari pa rin naman silang makaboto. Samantala, Aljo, may isang kongresista naman ang pumuna sa kapansin-pansin umanong pagtaas ng bilang ng registered voters sa ilang mga barangay sa Batangas, Makati at Nueva Ecija. Dati na rin naman itong napansin ng COMELEC matapos nga ang voter registration noong Setyembre at kasalukuyan pa rin nila itong iniimbestigahan. Sinabi na ng komisyon noon na marami sa mga nagparehistro dito ay gumamit ng mga barangay certificate imbis na government ID sa kanilang registration. Aljo, dito sa double o multiple registrants, pati na rin dun sa mga increase o bigla ang paglaki ng mga lumipat na mga botante dun sa ilang mga barangay. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung investigasyon ng COMELEC hinggil dyan at magkakaroon pa nga sila ng special ERB o Election Registration Board hearing tungkol nga dito sa mga pangalan na ito at pag-uusapan dito kung i-honor o bibilangin ba yung kanilang mga boto para o kanilang mga registration o bagong registration para nga dito sa 2025 national local elections. Patuloy naman yung paalala ng COMELEC dito sa mga barangay na nag-issue ng maraming certificate na sana ay wag na itong gawin dahil nga ang talagang requirement para sa pagpaparehistro ng isang botante ay valid government ID. Aljo. Maraming salamat, Luisa Arispe.